Good day everyone, my name is John Hinova from High First Church Santa Rosa. So nasa pangatlong wika na po tayo ng Panginoong Jesus at matatagpuan po natin yung pangatlong wika ng Panginoong Jesus bago po siya malagutan ng hininga ay sa John chapter 19 verse 26 to 27. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, "Woman, here is your son." And to the disciple, "Here is your mother." From that time on, this disciple took her into his home. Sandali po tayo manalangin. Father God in heaven, thank you so much, O God, for this wonderful day, Panginoon, na patuloy pinagalim mo sa buhay ng bawat sugusan, O God. Hayaan, O God, ang bawat salita, O God, na mahumutaw sa aming labi, O God, is not by might, nor by power, but the power of the Holy Spirit, O Lord God. Ikaw patuloy na manguna, mangusap, O God, personally, O God, sa bawat makikinig ng iyong salita, Panginoon. Hayaan mo, God, ng patuloy magsilbing kalakasan namin ito, Panginoon. Continue, God, to enlighten us, empower us, strengthen us, O Lord God, with your holy word, Panginoon. Lord, thank you so much, O God. Give back all the glory, all the praise, O God, in Jesus' name. Amen and amen. So, proceed na po tayo sa ating topic. No? Yung una po, no, tumutukoy po yung winika ng Panginoong Jesus is all about forgiveness, yung una. Kaya sinabi niya, "Father, Father, forgive them, for they don't know what they are doing." It's all about forgiveness. Yung pangalawa is all about salvation. Amen. Kaya dadalhin kita sa aking paraiso. Diba yung katabi ng criminal, yung katabi niya, na sabi niya, dadalhin kita sa paraiso. At yung pangatlo, ito nga po yun, it's all about love. Amen. Yung pag-ibig ng Panginoong Jesus sa kanyang magulang, earthly mother. So makita po natin si Mary po ay wala na si Joseph, namatay na ang kanyang mga batid. Hindi alam, kaya hindi niya pinagkatiwala sa kanyang earthly na brother, yung kanyang ina, dahil mismo kanyang mga kapatid ay hindi po sa kanya naniniwala. So basahin po natin yung verse na po yun. Sa John chapter 7 verse 5. Ayan. "For even his own brother did not believe in him." Ayan, hindi po, mismo kanyang kapatid hindi po naniwala sa kanya. Kaya hindi niya basta-basta pinagkatiwala ang kanyang ina, kung kani-kanino, kundi doon sa kanyang alagad na whom he loved, yung kanyang minamahal na alagad. At walang iba kundi po si John the Beloved. Na, di ba nung sa Last Supper palang katabi niya ang Panginoong Jesus, hanggang sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, andun po siya, malapit po siya doon sa krus, katulad po ni Mary na kanyang ina. At yung ibang alagad po, yung ibang alagad ay malayo, kasi maybe natatakot po sila doon sa mga kawal, pero itong si John the Beloved, yung kanyang ina, andun, malapit po sa paanan ng Panginoong Jesus habang po siya nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. So andun na, kitang-kita ng Panginoon, despite na andun po yung kanyang hirap, andun kanyang paghinagpis po niya sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang paghihirap po doon, nakita po ang kanyang ina na umiiyak. Amen? Hindi po nakalimutan ng Panginoong Jesus yung kanyang earthly responsibility bilang panganay. No, baloy na po siya, wala na mag-aalaga sa kanya, ipinagkatiwala niya kanyang ina sa kanyang minamahal na alagad. Amen. Na si John the Beloved. Amen po. Dito sa matutunghayan po natin, mayroon po tayong tatlong aral na papupulot dito sa pangatlong huling wika ng Panginoong Jesus. Ang una po ay yung tinatawag na agape love. Agape love. So ano po ba yung agape love? So it is the highest form of love. Amen. It is the highest form of love. God has an unconditional and enduring love for all human beings. Kaya po siya namatay para sa iyo at para sa akin. Ano man ang lahi mo, saan ka man nang galing. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Amen. So, ganyan yung pag-ibig ng Panginoon. Amen. Walang, kahit sino ka man, mahal ka ng Panginoon. Amen. So dito, hindi lang siya tumutukoy sa family, no? Sa family kundi sa church, sa neighbor, even our enemy. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa nung una, "Father, Father, forgive them for they don't know what they are doing." So dito makita dun yung agape love ng Panginoon. How much more dun sa kanyang ina na dinala siya ng 9 months sa kanyang sinapupunan. Andun yung pag-ibig niya, hindi po nakalimutan ng Panginoon. Amen. Ipinagkatiwala niya doon sa kanyang minamahal na alagad. Amen. Kung yun po yung una, agape love. So makita po natin dito sa 1 John chapter
1 John chapter 4 verse 8, whoever does not love does not know God, because God is love and Diyos ay pag-ibig. Amen po. Sabi po sa ating scripture, woman, here is your son. And to the disciple, here is your mother. So makita po natin dito mga kapatid, no, yung word ng woman, that is a sign of respect sa kanyang ina. At habang nakabayubay po siya sa krus ng Kalbaryo, nakita ng kanyang ina, nagdurusa, nagpis niya, pinagmamasdan siya na nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Makikita po natin doon yung kanyang pagmamahal ng Panginoong Jesus sa kanyang ina, na andun pa rin yung future, iniisip ng Panginoong Jesus yung kanyang future. Sinigurado niya na mapapangalagaan po siya, maasikaso po siya, at same time mapuprovide yung pangailangan ng kanyang ina. Dahil balo na po siya, amen, pinagkatiwala niya sa kanyang minamahal na alagad, which is si John the Beloved. Hindi niya pinagkatiwala kung kani-kanino, kundi doon sa may tiwala siya na sigurado na maalaga ng kanyang earthly mother na si Mary. Amen po. So, dito pinapakita ng Panginoon, Jesus give us a touching example of this greatest gift in His expression of love and compassion toward His loved ones as He is dying on the cross. Amen. Amen po. So, makikita po natin yung agape love ng Panginoon. At yung pangalawa po, ayan, accept responsibility. Amen. So, sa John chapter, 1 John chapter 3:16, sabi po dito, this is how we know that love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our life for our brother and sister. Amen. So, dito makikita po natin dito na binigay na po yung kanyang buhay para sa iyo at sa akin, para sa ating lahat. Amen. Ganun din daw tayo. Amen. Na, we ought to lay down our life for our brother and sister. Hindi lang po sa earthly brothers po natin, kundi sa church or even our enemy. Kasi sabi ng Panginoon, love your enemy. Amen. Kasi kung minamahal mo lang yung iniibig ka, ano pang ganting pala ang marireceive mo, sabi ng Panginoon. Amen. So dito po yung tatawag na tinanggap po ni John the Beloved, yung kanyang inaccept po niya yung responsibility. Amen. Na siya yung mag-aalaga ng kanyang nanay ng Panginoong Jesus. Siya yung provide ng pangailangan niya. Kahit di ba dinala, sabi niya, dinala ni John the Beloved sa kanyang bahay. Amen. Yun po yung pangalawa. At yung po yung pangatlo, makita po natin dito, act on what you hear. So yung pangatlo po, act on what you hear. Sabi po ng John chapter 19 verse 27 sa ating scripture, no? And to the disciple, here is your mother. For from that time on, his disciple took her into his home. Makita po natin doon yung sinabi sa kanya, sinabihan siya ng Panginoong Jesus. Amen. So ginawa po niya, ibig sabihin in-apply po niya. Amen. In-apply po niya. At tinanggap pa niya yung, di ba, inaksip po yung responsibility, in-apply po niya, mga kapatid, no? Same with us, mga kapatid, no? Kailangan po natin i-apply ang bawat napapakinggan po natin, kasi kapag hindi natin ina-apply, so useless po, so sayang. Amen po. Sabi nga ng James chapter 1:22-25, don't fool yourself into thinking that you are a listener when you are anything, but letting the word go in one ear and out to the other. So, ibig sabihin, pinapalabas lang daw sa pasok dito, labas dito. So, kailangan sabi dito, act on what you hear. Those who hear and don't act are those who glance in the mirror, walk away, and 2 minutes later, have no idea who they are, what they look like. Amen. So, ibig sabihin, nakakalimutan, after 2 minutes, nakakalimutan, katulad daw tayo ng humarap sa salamin, at the same time, pag mga 2 minutes, nakalimutan mo na yung sarili mo. So, ganun yung mga nakikinig na hindi naman ina-apply ang kanyang nakapapakinggan. So, same with us, mga kapatid, no, kailangan po natin i-apply yung bawat napapakinggan po natin ng salita ng Panginoon. Amen po. So, maging doers po tayo ng kanyang salita. Kaya makikita po natin dito si John the Beloved, na siya po yung tinamasa po yung blessing ng Panginoon. Amen po. Tinamasa po ni John the Beloved yung blessing ng Panginoon. So, makita po natin sa Ephesians chapter 6 verse 2-3, honor your father and mother, which is the first commandments with a promise, so that it may go well with you and you may enjoy long life on earth. Amen. So, andun yung mahabang buhay. Tinamasa po yun ni John the Beloved. Siya po yung disciple na mahaba yung naging buhay dito sa mundo. Amen. Kasi sinunod po niya ang Panginoon.
Amen. So sabi ng Isaiah verse 119, chapter 1 verse 19, if you are willing and obedient, you will eat the best of the land. Amen. Kung magiging masunod tayo sa Panginoon, tatamasahin talaga natin yung blessing niya. Amen. Same with us mga kapatid, no, na dito sa pangatlong winika ng Panginoong Jesus bago siya malagutan ng hininga, ay mayroon po tayong tatlong bagay na napulot. Amen. Una, yung tatawag agape love ng Panginoon na hindi lang natin ipadama sa ating mahal, kundi doon sa hindi tayo mahal. Amen. Even our enemy. Amen. Yung pangalawa, yung tinatawag na accept the responsibility. Kailangan tanggapin po natin. At yung pangatlo, yung tinatawag na kailangan po natin i-act on what you hear. Kailangan i-apply po natin yung bawat napapakinggan natin. Hindi basta mapakinig natin at papalabasin sa kabila. Kailangan po siya natin i-apply. Amen po. So I hope na marami kayo napulot na aral dito at na-inspired ka. So let us pray. Father God in heaven, thank you so much, O God, for your holy word, Panginoon. Salamat, O God, sa mga paalala mo, Panginoon, sa mga salita mo, God, na kung saan, Panginoon, tunay nga, Panginoon, O God, na nagbigay ka, Panginoon, example, Panginoon, para patuloy kami, O God, na magmahal, Panginoon, O God, hindi lang sa aming pamilya, kundi, Panginoon, sa aming mga pagsapanampalataya, even our enemy, Panginoon, na kailangan namin ibigin, O God, sapagkat doon mo kami pinagpapala, Panginoon. Lord, salamat din, Panginoon, O God, na tunay ikaw ang Diyos, O God, na nangusap, O God, personally sa puso ng bawat isa, O God. Hayaan mo, God, ang bawat salita mo, Panginoon, na patuloy, God, na maghari sa tuwi na sa aming puso at patuloy namin i-apply git sa lahat yung pangatlo, Panginoon, O God, na itinuro mo sa buhay namin na kailangan namin i-apply sa aming daily lifestyle ang aming pamumuhay, O God, ang bawat salita, O God, na aming napapakinggan, O God, sa magitan ng Panginoon. Salamat, O God, have your way and let your will be done, O God. Tuloy pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng ito, God. Bring back all the glory, all the praise, O God, in Jesus' name. Amen, amen. Lord to God for and God bless.